located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 105.7. Joy FM. Panay ka muna ka paminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Oras alas 6:02 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong nga buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ning atong programa ng Tinig ng Bayan. Adlaong Martes na kita at 13 sa bulan na sa Hulyo 2021. Kumusta? Og mag-uban kita hang tudalas sa 7 karong buntaga para sa primetime edition atong programa nga Tinig ng Bayan. Hinaot nga atong mga naka-schedule nga ma-interview, no? Dili na, wa na kaliwat nga Indian. Ay na lang. Mga katinig, ubay-ubay nga ang atong isgutanan sa kinatibukan ng atong programa. Ay aduna kita yung mga good news o mga bad news, no? Ang ato ang unahan natong good news kay mas maayo man daw sugdan ang atong adlaw sa good news, no. Ang good news mga katinig, kita diri sa dakbayan sa Kidapawan, aduna nay chance, no, nga makadawat og kining Pfizer COVID-19 vaccine, no. Kay ngano niabot na ang katong storage facility nga gipalit sa city government nga aduna katakos nga mag-store og kining Pfizer vaccine kay kahinumduman, di ba, sa tong interview sa chief sa vaccination na program sa Department of Health, si Dr. Ivor Jean Montanier, gipamahayag niini nga way katokos ang Sok Sargent Region sa alang sa storage sa Pfizer vaccine, maunang wala ay pag-asa nga makadawat og Pfizer, no, nga bakuna nga to ang makaigsuunan sa Sok Sargent Region. So karon ang mga LGU na ningkamot makapalit og storage sa facility, so niabot na gahapon ang naasoy nga storage sa facility dinis dakbayan. Unsang sistema nga mahitabo niini kay ang Region 12 man, no, ang proseso sa Region 12 man moagi unya ang Region 12 way katakos. So ang sulti sa tuwa, pwede moagi pinaagi sa Region 11, no, ang pagdawat sa bakuna. Kay ang Region 11 halos sa kadaghanan dito puro Pfizer man ang ilang bakuna naghatag sa ilang mga mulupyo. So iagi sa Region 11 nya na, doon na po yung mga pagpaningkamot karon. Doon ay mga pagpaningkamot pod karon ng okay, ako sa i-text ning kuan ni kaliwat og Indian nga sige tag panawag. Oh sige, doon na po yung katakos karon nga
nga mo palit, no? Direkta na nga mo palit sa kumpanya nga naghimo og mga bakuna, kay nangayo nag murag pahintulot nga direkta lang nga mo palit, pero moagi gapon dito sa tripartite agreement. Oo, pero doon lang direkta nga pakig communicate sa pharmaceutical company. Samtang sa pika sa bahin ng mga katinig, lain pang good news para sa taga-Matalam, si Vice Mayor Gigi Valdivieso Catamco, no? Nakagawas na sa ospital o karon na ana sa isolation facility. So, buot pa sabot ni ini, naayo na sa COVID-19, pero kinahanglan nga mo pailaw ang pag-iapon siya sa quarantine protocol. Hingon ma ilawom dito sa health protocol nga ginapatuman sa Department of Health, no? So para makasiguro nga negatibo na gud sa virus, gipailawom sa quarantine protocol. Then after niini, posibleng mobalik na sa iyang trabaho isip Vice Mayor diha sa may Matalam. Pero ang bad news mga katinig, oy, nagasaka na og gyapon ning kaso sa COVID-19. Pasalamat kita kaysa nilabayng adlaw ni kunhod na hinahinay, pero ni saka naman pod. Mao lang kinahanglan digyud gyapon kita mo kumpiyansa, no? Sugikan sa 100 plus nga natala nitong nilabayng gabi, kagahabi niabot ta pod og 237 ng mga bagong kaso. Pero adunay naayo nga 234, so sa kasamtangan 23,775 na ang kasamtangang aktibong or confirmed cases sa tibuok Sokcharjan region. Niya ang aktibong kaso na analang sa 2,963. Pero sa tibuok probinsya, nagpasalamat kita kay 531 na lang ang aktibong kaso niya itong dinabayang adlaw. Kagabi, nisaka na po 540. So, unsay buot pa sabot ni ini mga katinig, paspas gyud mo kuyana pa nga COVID. Dito bitaw sa Cebu, og sa Visayas sa region mga katinig, ika sa ikatulong higayon, no? Nahitabo kining COVID surge kung diin ni saka na pod ang kaso dito. Pero aduna pa ilaing bad news kay tungod ang kaso sa COVID-19, ang mga ginaigo niini dili lang mga hamtong, no? Pati itong mga bata kaya nang iguon. Kay sumala sa Department of Health kundi DOH mga katinig, na anay daghan ng mga bata nga nagkaedad 2 years old paubos, no? Ang naigo sa COVID-19 busa. Pahimangnuan ang mga ginikanan sa Department of Health nga kung diin ang mga bata paligunod gyud ug gampingan ang ilahang sitwasyon. Gani gipamahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeri nga naa sa 0 to 19 years old ang mga bata nga ginatawag nga pediatric group, no? Kung diin sa ilahang pag-edad og 15 to 19 nga makita nga mas taas po lang infeksyon sa ilaha kumpara sa uban pa nga mga age group. So taas gud ang kaso mga katinig, gani ni kabata sa 26,911 nga mga kaso nga naigo sa naasoy, no, ang naasoy nga edad gikan sa 0 to 4 age group, unya duna nay namatay nga 218 ni ini, no? Then 25,631 po ang mga naka-recover. So muna, ang kaso sa COVID dili lang sa mga hamtong, pila sa mga kabataan-unan na mga katinig. So muna siya, no? Ang mga kasamtangang kaso karon. So busa, dili gyapon na makumpiyansa. Sa gipagawas usab sa datos sa IPHO kagahapon, at least ubay-ubay na po ng mga nabukunahan, no? Gani ni kabat na nga to sa 23,843 ang fully vaccinated na ng mga individual sa tibuok probinsya, o gana na po sa 43,555 ang nakadawat na og sa ilang first dose. Sumala sa IPHO, sumala sa IPHO mga katinig, naana sa 18,070 ang mga A1 health frontliners, o 18,142 usab ang nakadawat sa ilang first dose, no?
ang sa A2 kini no, ang sa mga nabilong sa senior citizen, then 7,343 ang nasa A3 o katong mga dunay mga comorbidity. Unya, doon na po yung tagaan og A4. O, nagsugod na ha. Ang taga Midsaya, eh paunsa itong mga sa tagalaing lugar. Kung nagsugod na sa Midsaya, buot pa sa buot, daghan lang silang dunay nahatag nga bakuna dito, no? Kaya nagsugod naman sa A4. Unya, ang Midsaya, mga katinig, usa sa mga lugar sa probinsya, nagunang lugar, nga dunay pinakataas kayo kaneng pinakadaghan, no? Nga mga ihap, no? Pinakadaghan nga ihap sa populasyon. So, maoni sila. Sila, no? But anyway, samtang nga sa pika sa bahin usab, sa pika sa bahin kagahapon, doon na po'y nagsugod na, no? Ang katong pagparehistro alang sa National ID System. Sa ato ang sa mga empleyado sa provincial capital, oo, nagparehistro na sa PhilSys. So maghinaot kita nga kining magpadayon na usab, no? Unya tataon mga katinig, aduna kita yagi katagda nga mga interview niini, no? Kini sige atong hisgutan daw niya tantaod kay paunsa di ay ang katong mga naasa nakahumana sa step 1, no, nga kung diin walay walay panahon nga moadto sa PSA para sa pagparehistro o para sa data capturing, no. Anyway, ato lang hisgutan doon yung taod-taod. Alas 6:12 lang atong oras. Nagaring lang itong atong interview eh. Uy, pastilan. Sige lang. Kay kung doon ay kaliwat nga indyan niya, ato aning tulion. Alas 6:12 lang atong oras. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit mas, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na unahuna. Kung gitry ng inyong produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko nag-inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga inigatip ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walang exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipailan-ilan. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C, garlic nga natural antibiotic, o vitamin C nga immune system booster, makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate, natural ug mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado, MM Face Premium, muabag pag asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako ug maayong resulta, MM Feeds Premium, maayong magpatubo. Nga na malipayon mang kapirmi, usay imong sekreto. Naabaday sekreto nga isulti, besh? Bitaw, di aw ratuoy. Nag-uukay ra coffee mini mister. Mauka na ang among kape matag-adlaw. Unsa ba di ay na sa Okira Coffee, besh, nga makapalipay man? Makapalagsik, besh. Bisan kanunay may pisa sa trabaho ni mister, doon na pa'y igong resistensya, alang ka na among duha. Ug ang makapalamig pa, besh, kay paskog ay si mister. Halaka, uy! Kalambi ba di ay ana, besh? Na, gris ako! Asa ka, besh? Magpalit po kong Okira Coffee, besh, kay mga pipod mini mister na ako.
Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:16 na, mga katinig, ang atong oras. Padayon kita na itong programa ng Tinig ng Bayan. Medyo mapasayo ni atong interview karon sa PSA. Kay Indian, kaliwat nga Indian tong atuang first interview yunta. Sige lang. Nasa linya sa itong komunikasyon si Engineer Belinda Penuela. Oo, 6:30 yunta itong schedule sa iya, pero atuang gisayuhan kay sayang oras, no? Kini, mga katinig, may kalabot dito sa pagsugod na sa pagkuha og national ID, no, para sa mga empleyado sa provincial capital. So kagahapon gisugdan na kini, mas maayong atong masayran kay aduna bay ginapatuman nga skeletal workforce, no, ang atuang mga opisina sa gobyerno. Then unsa bay pamaagi niini ang mahitabo? Ma'am, good morning, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning, Sir Loy. So sa mga nakikinig, magandang umaga po sa lahat, especially sa constituents ng Cotabato Province. Opo. Nagsimula na kahapon ang para sa pagpaparehistro ng ating mga empleyado sa provincial capital, no, o sa provincial government. Paano bang sistema ng pagkuha po ng kanilang mga data, dahil alam po natin na nagpapatupad ngayon ng skeletal workforce ang iba't ibang mga tanggapan po sa ilalim ng provincial government? Okay, sir. Based on na-mention ko sa unang interview natin, ang National ID or Field Seat sa Cotabato Province ay nag-start noong June 21. Uh-huh. But then, magkakaiba-iba ang pag-launch sa bawat munisipyo sa buong Cotabato Province. And sa step 1 namin, that was January 18 to April 30, so sila yung priority na barangays for step 2. Yung June 21, nag-start na tayo ng Step 2. But then sa Step 2 kasi, sir, mayroon tayong tatlong mode. Wherein ang mode 3 ay mag-cover ng institutional population natin, no? Based sa mga government agencies, academe, camps. So, isa po ang provincial government na na-cover namin as institutional. Mm-hmm. So, nag-start po kami kahapon, but then since nasa skeletal sila, so siguro hanggang Thursday lang kami dahil meron silang disinfection during Friday. Uh-huh. And siguro pupunta naman yung group namin sa barangay na priority barangay. Okay, so ibig sabihin Thursday lang po ito doon sa kanila pansamantala. So ibig sabihin dito, ini-expect ninyo na pagdating ng Huwebes tapos na silang lahat? Hindi po tapos lahat dahil medyo malaki po yung population nila. Mm-hmm. So magko-coordinate lang kami sa HR. Nagpapasalamat po kami sa pamunuan ng ating mahal na governor, si Governor Nancy Katangko. Mm-hmm. Dahil nang pumunta po kami doon para mag-schedule, nakausap po namin ang CPA Pinyol and in-endorse po kami sa HR para medyo mabilis at saka hindi masyado nag-strict implement po ng health protocol. So, start namin kahapon, medyo by division po yung ginawa nila. So, sila po yung nagpapatupad ng kung sino yung magpaparegister. Ah, okay. Para ma-implement, ma-implement lamang yung health protocol. So, yes, ibig sabihin sir, po nito, magtapok mang good. So, ibig sabihin nito, magre-reschedule kayo para sa iba pang mga hindi pa naisama sa pagpaparehistro. Yes, sir. Mm-hmm. Pupuntahan namin sila ulit
kung kailan naman available yung team. Kasi po ang team namin, medyo may tatlong team tayo dito sa Kidapawan City and inuna po namin yung priority area. Okay. But then, syempre, mayroon din tayong pinapatupad. Mode 1 kasi yon. Ang mode 3 naman sa mga institutional. Uh-huh. So, medyo may target po tayo bawat mode. So, may target tayo sa Cotabato Province o sa mode 3. Kaya, dalawa na po yung ating institutional na nakandak sa buong Cotabato Province. So, ilan na, opo, sa kabuuan, mga gano'n na ho karami yung pong mga aplikante ang naiparehistro na? As of July 12 po, sir, meron na tayo rong 51,863 na nairehistro. Nag-start po ng June 21. Pero iba-iba po yung bawat munisipyo sa pag-start ng launching. So once na na-start na, so tuloy-tuloy na po yun, liban na lang po kung merong diferensya yung ating machine kasi dependent po din tayo sa ating machine. Mm-hmm. Ma'am, ang kabuuang target po natin ilan po? Ang kabuuang target natin sa buong Cotabato Province ay 774,354 mag-end po ng 2021. Yun po yung target natin. So, nasa 6.7% pa lang po tayo sa ngayon. Hanggang sa katapusan ng taong ito, December, no? Nang taong ito, meron tayong 774,000 po. Okay. So, nasa 6.7% lang po tayo dahil as of July 12, meron tayong 51,863. Ito yung 700,000 plus, ito yung kabuuang populasyon na dapat maparehistro? Kasama na yung mga kabataan? Hindi pa kasama yan dito? Po, hindi po. Yan lang po ang target ang for 2021. Target lang for this year. Okay. Dahil lahat, yes po, dahil lahat po tayo ay dapat mairehistro. So, meron pang 2022. Okay. Pero yung 2021, yan lang po yung ating maiirehistro based sa number of registration kits. Kasi yung ating pong registration kit, ang bawat isang kit, ay mayroon siyang minimum na dapat i-comply in a day. Uh-huh. So, dapat mayroon siyang 60 in a day. So, para ma-overshoot natin yung ating target. Oo. Uh-huh. So, ibig sabihin nito, yung mga hindi ma-rehistro this year, huwag silang mabahala kasi tuloy-tuloy naman yung pagpaparehistro. Opo, sir. Yes po. So, hindi po mabahala yung ibang hindi pa naparehistro dahil lahat po ng Pilipino ay dapat magkaroon ng national ID. Hindi rin po ito sa pilitan. Mm. Pero later, baka kakailanganin po ninyo. So, mas mabuti na lang yung magparehistro na lang po. Oh, kasi ngayon po, marami na ang gusto magparehistro dahil nga doon sa sinasabi na kapag mayroong ayuda na ibibigay ang gobyerno, hindi na dadaan sa barangay, direkta na sa kanila. So yun yung advantage. Opo. Kasi pag dumaan sa barangay, bukas para sa mga magnanakaw, mapagsamantalang mga opisyal, di ba? Baka gamitin sa politika o bawasan, di ba? Opo. Yes po. Isa po yan sa mga objectives bakit tayo nagkakaroon ng national ID. Pero sa ngayon, dahil nag-uumpisa pa lang, once siguro ma-install na lahat or ma-in-place na lahat, so pwede nang anuhan ng gobyerno kung ano man ang kanyang patakaran sa bawat ahensya. So, kailan po nila matatanggap yung kanilang ID sa mga nakapagparehistro na po? Ora mismo ba o mag-aantay pa sila? Hindi. Yan po yung tinatawag nating step 3. Maghihintay lang po sila dahil ang ating partner agency, ang PhilPost, sila po yung mag-deliver sa kung saan nila gustong ma-deliver based doon sa kanilang binigay sa ating pagpa-register no, ng mga tauhan. Mm-hmm. So, kung sinabi nilang sa present address nila i-deliver, so doon po i-deliver ng PhilPost. Aha. So, ibig sabihin po nito, kasi ito, permanent ID mo na ito eh, di ba? Hindi mo pwede, dapat ingat-ingatan mo ito kasi oras na nawala, magkakaproblema ka dahil mahabang proseso ang gagawin. Opo, sir. Pero once na na-memorize mo na yung ating number dyan, and kahit later po, kahit wala na yung ID, yung number na lang, pwede kang mag-transact. Kasi it's a digital ID. Uh-oh. And makikita sa verification kung iyo talaga yung ID. Pero ma'am, ano po, yung ID na ito, nakakita na ho ba kayo ng personal na ID? Wala pa?
Kasi pagkakaintindi ko. Mayroon pong sample. Mayroon pong sample na pinakita sa amin ng National Statistician namin, yung pumunta siya dito sa Region 12. Ang atin pong ID ay walang signature. Dahil ito po, parang ang pinaka-basis po natin ay ang ating fingerprints, ang ating iris, at saka yung ating face photo na front. Pero di ba parang ang itsura nito, parang ATM, mayroon siyang microchips? Opo sir, actually sir, mayroon siyang napapalob dahil it's a digital ID. So marami po siyang features. And lahat po ng ating banks, mayroon na pong advisory galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas na i-honor nila po ang ating national ID or PhilSys ID. Okay, so ibig sabihin nito, halimbawa kung may ayuda na ibibigay ang gobyerno, doon na idadaan sa national ID. Pwede nang gamitin yon pang withdraw. Pag lahat na po mayroong ID. Pag halos lahat na po ay mayroong ID. Ay, okay. So dahil sa ibang bansa po, ganon. Pero ang disadvantage nito, kung meron kang mga criminal records, di ba? Ini-stress ko lang po na ito po ay strictly implementing yung 10173 yung Data Privacy Act of 2012. Maskin kami po, once na naibigay na sa amin ang data, once na na-upload na po sa Manila, encrypted na po yon. Hindi na namin siya pwedeng makita ang data. So, in coordination with DICT po yan, yung pag-ano ng ating data. Okay. Kasi big data na po ito. Opo. So, huwag po silang mag-alala. Basta mayroon tayong national ID, hindi po ito magagamit again sa kanila. So, personal proof of identity lang po nila yon. Opo. Ma'am, na-mention mo kanina, after dito sa probinsya, pupunta na kayo sa mga munisipyo. Anong sistema naman sa municipal level at doon sa barangay? Actually, sa ngayon po, sir, yes. Actually po, sir, sa ating mga munisipyo ngayon, except isang munisipyo na lang, ang hindi pa nag-uumpisa, lahat po ay mayroon tayong team doon. And ang priority po talaga ay yung may dumaan sa step 1. Pero nagtatanggap din po kami ng online na mga registrants at saka walk-in. Kung sino po yung medyo, kasi sir, kung doon lang tayo sa priority areas, like may bakante naman, so may mga walk-in naman, so pwede silang magparehistro. Kasi meron lang po tayo. Kaya nga, sir, dapat hindi lang talaga, pasensya lang talaga dahil talagang dinadagsa yung ating pagparehistro. Ma'am, halimbawa, may mga pagkakataon, ano? For example, taga Midsayap, then sa Kinapawan nagtatrabaho, na iparehistro siya doon sa step 1, then wala na siyang time na pumunta para sa step 2 dahil yun na nga, nakaschedule kayo, then nagkakaroon na conflict sa trabaho, hindi pwede mag-leave. Anong pwede mangyari? Pwede ba siya magparehistro dito na sa Kinapawan para sa step 2 niya? Or ano proseso? Kung saan po siya convenient sir, na magparehistro, like ngayon po, ngayon na time, ang ating field post ay may dinideliver na ng mga national ID. Ito sila yung nagparehistro sa Davao del Sur. Kasi yung Davao del Sur ay isang naunang nagpatupad ng step 1, yung October to December sila. So January hanggang March ay nag-step 2 na sila. So yun ngayon dinideliver ng field post, yan po yung sa Davao na nag-step 2 last January to March. So, kung kahit saan po tayo, basta ano, kasi meron naman tayong information doon na home address. And the present address. So kung halimbawa po, nasa Davao ka nagtatrabaho, taga Kinapawan ka, then wala kang type umuwi ng Kinapawan, pwede ka mag-step to doon sa Davao? Yes, sir. Okay. Basta available ka lang po. At saka yung machine, yung slot man tawag doon? Yung machine. Kaya nga sir, sa amin ngayon, pasensya lang muna sa mga priority areas na talagang malalayo. Dahil yung ating machine, tinitingnan pa ng team yung mga posibleng
posibleng mai-encounter nila sa ating machine. Kasi minsan, kailangan pag may diferensya ang ating machine, like yung iris scanner. Uh-huh. Pag may diferensya yan, nakasync po yan sa central office namin. So dapat mayroon tayong facility na internet. Tapos hindi yung laging binubunot yung mga wires ng machine dahil doon po nag-start sa observation namin, doon po yung cost ng sira ng bawat accessories na nakadikit sa main na laptop. So kung pwede lang po, mag-coordinate lang talaga kami sa mga priority barangay, pero ang inuuna po namin ay yung malalapit na priority barangay. Para alam po ng team kung paano i-troubleshoot ang machine, kung later ay mag-decide ang punong barangay na mag-request sila na doon sa kanilang barangay. Mahirap po yung malayo na sa poblasyon, then later magkasira yung ating machine. So problema po yun dahil hindi talaga maka-accept ng registrant. Madali bang i-troubleshoot yung machine, ma'am, o mahirap din? Madali lang, sir, dahil kung medyo internal siya, guided naman kami ng central office sa mga IT namin. Pero minsan, sila ang magmamanipulate, i-remote lang nila, i-on mo lang yun, then sila ang gagalaw sa iyong laptop. So ganun po kasi yung ginagawa. No, kung minor lang, okay naman, kaya naman ng ating mga IT. Sa team kasi, sir, may isa talagang IT. Kasi pag paano ka na pag nagka-troubleshoot mahirapan kang tatawag o 'di ba lalo na kung may problema pa sa internet connection kami na experience din namin yung ganun kasi puro high tech na rin yung mga gamit dito. Opo, naiintindihan natin yung ganung klaseng sitwasyon. Pero how about doon po sa pag-priority sa mga barangay? For example, dito sa Kidapawan, yung priority area natin is poblasyon, di po ba? Nasaan na po ngayon? Hindi ba kasama? Hindi po kasama. Ang step 1 po natin ay yung medyo mataas po yung high incidence of poverty. So ang poblasyon, later na po ang poblasyon, pero meron kasi kaming fixed registration center, sir, na based dito sa aming office, sa likod ng aming office. So yun siya po, tumatanggap kami ng mga walk-in. Senior citizen, CWD, dito po. So pwede siya magpila dito, but then, since alam na namin ang output ng bawat machine, ang kaya ng bawat machine in a day, so may priority number po tayong pinapatupad, then babalik lang sila sa oras kung kailan sila makikita ng machine. Kasi mahirap din yun, sir, 150 na yung number mo, mula umaga dito ka naka-stay sa office. Tapos hapon ka pa naman yun, sir, makikita. Kasi alam po namin yung speed ng bawat machine, basta hindi lang magka-aberya. Opo, sir. Opo. So, sa Kidapawan, anong priority barangay ho natin dito ngayon? Tapos na po tayo sa Nuwangan. Priority barangay kasi yun sa step 1. And tapos na po din tayo sa Berada. So, nasa ang team ngayon na isa ay nasa Binuligan at ang isang team naman ay nasa provincial government. Siguro ang susunod po namin dahil nakikoordinate na kami sa punong barangay is ang Hinatilan. Okay, then after sa Hinatilan? Opo. Titingnan, medyo ina-assess po namin ang readiness, ang availability ng mga yung buong physical arrangement ng barangay, kung saan po nila kami ipipwesto dahil kailangan po talagang may social distancing, mahirap na po rin makita tayo. Kami kasi, sir, nagpapatupad kami kahit may pandemic, ang Philippine Statistics Authority ay talagang pumupunta sa field, nagre-release ng registrants, pero sumusunod po kami strictly sa health protocols, and kung mayroong medyo mga lapses namin, mabuti na lang din at binibisita kami constantly ng taga-city health natin. So, nire-remind kasi minsan sa hindi mo makapag-control yung mga tao. I-arrange mo ang chair. Pagkatapos later, paglingan mo, balit na po, nag-close na po. So, siguro, constant reminders lang po sa kanila. Dapat, kung ano yung naka-arrange na, wag na nilang sirain. Di ba? Kasi, lalo na pagka makita mga kakilala, di ba? Yes. Gusto makipag-chismisan sa mga kakilala, kaibigan ba? O lalo na pagka doon na nagkita dyan sa site, no? Kung sa kasi dapat maingat din tayo kasi mahirap din magkasakit, sir, at doon na tayo
pag-saving sa bandang huli. Oo, correct. At saka ano po, sa mga kakilala ko, na mga tinamaan ng virus, sa kanilang pakikipag-salamuha, I mean, sa kanilang trabaho, nakuha yung ano, no? Yung nakuha yung mga virus. Oh, especially kung ganitong klaseng yes. sitwasyon, mahirap kontrolin yung mga tao. Nako, mahirap na baka ano tawag dito? Matigil na naman ang operasyon dahil sa posibleng ano pagkakaroon ng virus. Ma'am, paki-remind lang po ano pong mga dapat na dalhin sa mga magpaparehistro? Okay, yung mga priority areas natin na na-enumerate sila last January 18 to April 30. So, mayroon na silang preliminary na advisory na kung magparehistro, ito yung dadalhin. So, may mga primary documents po tayo like UMID ID, birth certificate, insecurity paper or tinatawag nating SECPA, yung LPO at saka passport, yan sila po ang primary documents na basta original lang dalahin nila, okay na yon. Then later, kung wala talagang security paper, pwede namang humingi sa local civil register natin sa bawat munisipyo, yun lang po ang i-present. And any IDs po, ang dami po nating kailangan i-present, pili lang po sila kung ano yung available. And kung wala talaga, pumunta lang po sila sa punong barangays nila, then maghingi ng certification with ID picture, yun po. Ayun, oh. Ma'am, salamat po sa panahon na binigay ho ninyo dito po sa ating programa. Sa muli, magandang umaga po. Okay po. Thank you, Sir Loy. Thank you so much. Apo. Mga katinig, inyong nabati ang atuang PSA head no dire sa probinsya sa Cotabato, si Engineer Belinda Pinuela, at least no nagsugod na og pagparehistro. Pero kung kamo gusto mo magparehistro, pwede daw mo mag-walk in no sa ilang opisina, pero ayaw ninyo kalimti ha ang pagdala sa mga importanteng mga dokumento para di na malangan pa, di na ma-hassle. Then kung naamo sa registration site, atong sundon ang katong ginapatuman nga mga minimum health protocols. Alas 6:37 na ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan, taga Neo Pontevedra, Antipasco, Tabato. Ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siyang ipainom og Yaki Vitamins. Niya nga haplas po na niya Yaki pod niya oil. Nakaroon niya basta ng taong nabuskos na ng taong. Iyan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel Davao City, kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati manggodamo ko ano ba ning whiteheads yan eh. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro sa pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Hamis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe,
taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pod nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil, Yaki Capsule, naplas niya taga gabi bago siya matulog. Ah, okay na kay kuya. Bisa tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata ukon retinopathy ang isa sa mga posibleng komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City beside Avon. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay niyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Alang sa inyong mga panginahanglanon, sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, bespoke suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items, o kuman pa. Adto na dayon sa Odron Uniform Center, Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center, Kinabawan na makitaan sa Jover Links Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A Plus Credit Corporation Kinabawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A Plus Credit Corporation Kinabawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Davao Street, Kinabawan City ug matawagan sa 064-577 3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation, Kinabawan Branch. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:43 na mga katinig ang atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Kadyota update sa politika kay kahinumduman na mga katinig. Kining giulad og batikos no si Senador Manny Pacquiao human na kini ni baliktad og ni atake sa kang Pangulong Rodrigo Duterte og ingon man sa mga kampanya ni ini. Apan nakatilaw pod si Manny Pacquiao human na niratsadla pod ning mga nasa social media no. Pero dunay gipagawas pod ang statement nga sumala pa si Manny Pacquiao is for president. Gani gigawas sa
official statement ni ini pinaagi dito sa University of Makati o kanang UMAC nga ilahang gid pensahan ang pagkakuha ni Pacquiao sa iyahang pilalang kabulan nga sa tawag ani gitawag nga diploma meal no ang akong diin sud sa pirato 3 months 4 months kung diin na ni graduate na dayon si Pacquiao alang sa iyang political science degree. So unsay mga paglanta po dinhi sa tong mga sa academ no si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University ato ang makauban. Prof, good morning. Yes, magdamaga din sa lahat naman nakikinig. Oho, ano ho yung nakikita naman ho nyo dito sa pagdepensa ng UMAC doon sa pagkakuha ni Pacquiao ng kanyang political science degree? Kasi sabi ng mga tao ko, ay ganun pala, kung pwede pala, 4 months lang, okay na, no? So, paano naman yung mga talagang nagsumikap na kumuha o nag-aral ng 4-5 taon na para makuha lamang ang nasabing title? Yeah, yan yung exactly na medyo problematic dun sa ano no, sa situation sa University of Makati. Kasi how much can we learn in 4 months, no? Correct. Ang ano ko naman is that pwede naman sana ng ano no, tama naman yung pwedeng take home yung kanyang mga ano, yung kanyang mga modules. Pero yung ano eh, yung 4 months na is 4 months. Ako yung ano nila is less than 4 months pa yun, mga 3 months plus. Pero yun na ano, ganun pa rin yung problem kung pwede pala no sa kaso ni ano no ni Senator Manny. Bakit hindi, no? Especially sa mga mahihirap nating mga mag-aaral. Na, can you imagine 4 years yun, no? As compared to 3 months, no? Uh-huh. Na magkano yung ginagastos ng kanilang mga magulang. At yung panahon. Nila. Oh, yung panahon. So, sana walang ano, no? Parang kahit sa education man lang, sana pantay-pantay lang din. Kasi kung sinasabi nila na medyo qualified na si ano Senator Manny kasi nga meron siyang degree, pero yung ano ba yung natutunan niya ba in a matter of 3 to 4 months? Oh, paano niya na isaksak sa utak niya lahat? So sa amin pa lang yung 3 months na yan, theoretical pa lang yan. Oh, so sabihin na natin na yung practical meron na siya, no? Kasi practicing politician siya, pero just the same, no? Yung theories na kailangan ma-discuss, no? At saka ilang units yung kanyang nakuha. Although ano naman, no? In fairness naman, hindi lang naman kasi yun yung kanyang pag-aaral, no? Meron siyang ano eh, nag-umpisa siya dito sa ano eh, dito sa I think sa Notre Dame. Pero yung mga general education subjects lang yung kanyang mga kinuha. So yun ang ano, nakakagulat pa rin, no? Kahit na meron siyang general education subjects, ilang professional or major courses ba yung kinuha niya sa political science para makuha niya yung kanyang diploma. May factor siguro dito, Prof, yung pera. Di ba? Ganun pala. Pwede na natin consider. Kaya lang yun na nga yung medyo problematic eh. Kasi nga, di ba, lalong-lalong sa Pilipinas, yung education kasi, yung pag-asa ng mga mahihirap, no? Na at least, no, pag nakakuha sila ng education, di naman siguro, totally magpantay-pantay, pero at least may chance sila, no, na pumantay doon sa may mga pera. Pero dito sa situation na to, parang ano eh, lalong-lalong nagkakaroon ng agwat yung mga mayayaman at mahihirap na kung pwede pala makuha ng mayayaman yung 3 months ng diploma, bakit hindi natin bigyan ng chance yung mga ano mahihirap, no? Pero yung sa akin pa rin, no, kahit na bigyan ng chance yung mga mahihirap, how much yung natutunan natin in 3 months? Correct, yun hindi pa rin natin maano eh, maintindihan, no? Ano yung, or baka ano, baka meron pang advance siguro, no? Pero ang naririnig natin, yun lang talaga yung nakuha niyang education doon. So ganun ba kaano, ganun ba kamura, ganun ba kabilis makakuha ng diploma na pinaghihirapan ng iba, no? Pinagkasagastusan ng iba at dahil may pera siya at saka sikat, pwede bang ganun na lang ang ano ng situation ng ating education na sa ngayon? Tingnan natin na it's being scrutinized, no? Kasi nga we're not performing well in the international community. Oh, at saka may malaking issue din yung usapin, 'di ba? Yung mababa yung ating tawag dito yung sa ating English math at saka science ba 'yon na ano natin sa ating mga estudyante. Oo, may ugnayan din ito eh, di po ba?
Yes, actually. So, yun na nga eh. Meron na nga tayong problema sa education, no? Doon sa quality na sinasabi, no? Tapos lalabas pa itong ganitong mga issue na may pwede palang makakuha na lang ng diploma. Talagang ano eh, talagang kailangan din itong tingnan, no? Silipin natin at baka pwedeng gumawa ng batas, no? Pag-imbestigahan ng ating Kongreso. O kung kailangan merong ano, merong managot, kailangan panagutin natin, no? Yun na nga, kasi nung umpisa medyo ano eh, pinapakinggan pa natin yung explanation, no? Especially ng mga taga Makati. Mm-hmm. Pero hanggang ngayon hindi pa natin maintindihan paano yun nangyari, no? Na nakakuha siya ng diploma sa ganung kaikling panahon. Itong Yumag pala ay pinapatakbo ng Makati City Government. Yes, in fact yung ang unang nag-try mag-explain niyan was si Mayor Abby Binay. Yun na nga, no, may political na, kasi si Pacquiao yung nag-endorse din kay Binay, di po ba? Nang tumakbo ito ng presidente. Yeah, actually, tapos ano rin, no, tinry din natin intindihin yung explanation, pero yung explanation dati ni Mayor Binay is, sige, ano, in due time magbibigay tayo ng ano ng magandang explanation, pero yun lang, ano, I think it was two weeks ago. So sabi ko nga medyo mahirap talagang explain ng isang bagay na parang milagrong nangyari. Correct. Pero aware din po kayo doon, Prof, doon sa sinasabing expanded tertiary education and accreditation na program na sinasabing ipinatutupad daw bahagi ng programa ng Commission on Higher Education? Hindi tayo aware doon, no? Kasi nag-handle din tayo ng isang department. Wala tayong ganung ano eh, wala tayong ganung naririnig, no? Especially na political science, kasi political science yung field ko. Meron kaming hawak na ano eh, tiyatawag namin na CHED memo. Na ito yung nagpapatunay na kailangan pumasa sa certain qualifications ang isang eskwelahan para lang makapag-offer ng isang political science na course. And wala tayong ganung nababasa doon sa CHED memo na yun. So in fact, no, very strict yung qualifications doon sa CHED memo. Kaya nga hindi natin talaga maiisip no saan nakuha itong programang ito, especially political science yung kanyang course. Ang isang malaking impact dito, Prof, bababa yung tingin sa atin ng mga taga-ibang bansa kung ganito yung mayroong ganitong klaseng sistema pala tayo sa ating bansa, no? Yeah, hindi lang gano'n, no? At saka ano, kung if in case no, manalo si Senator Manny Pacquiao and he's representing the Philippines, no? Being the head of state, magiging issue din talaga yun, no? Halong katin talaga yun ng mga ano, no, ng mga especially ng media internationally na ito palang ano, presidente ng Pilipinas. Napakatalino kasi 3 months lang niya nakuha yung kanyang diploma. Baliktad yung pagdating no? Napakatalino. Tama nga naman, biruin mo sa 3 months, paano mo isasaksak sa utak mo ang lahat ng mga binabasa at pinag-aaralan mo, di po ba? Tinalo niya pa si Albert Einstein. Yeah, pwede rin masabi, no? In terms of practicality naman, in terms of experience, meron na talaga si Senator Manny. Kaya yun lang, bakit hindi na lang nila binigyan, no? At least kahit nakalahati lang doon sa 4 years, no? 2 years, or kahit na umabot man lang ng 1 year, kasi meron tayong mga alam na mga master's program na 1 year lang. So at least naman nag-1 year. Pero yung 3 months, parang ang hirap yatang maintindihan yun. Correct po. Prof, maraming salamat sa panahon na binigay mo sa ating programa. Magandang umaga ulit. Maraming salamat, Mar Par. God bless. Just stay safe. Thank you so much po. Opo. Si Professor Ramon Labilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Tinig ay taburon kay Senator Manny Pacquiao. Damay-damay na tanan. Tungod sa iyahang wrong moves, no? Way klaro, no? Sa actually, ang personality ni Manny Pacquiao, okay, way problema, butan, no? Mahina bangon, pero may mamahimong leader na dulaan lang din siya sa mga maayo kayong mubulatik, no? Ang mga nakapalibot sa iyaha nga doon ay mga personal nga interest. Alas 6:54 mga katinig, dagang kayo mga memes nang gakalat sa online. Kuyaw kayo ning social media ba? Busa, careful kita kanuna ini para di punta maapilog matunto, no? Alas 6:54
Samtang sa pika sa bahin, higup sa gainit kayong kape diha, mga katinig. Maya pa si Juan. Nakatuloy na kalawan. Apay na kong bahay na. Di man gani makausa. Naon sa kong kadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawan no, andam na ko, baskog na kuhan. Pantay, bitaw ha? Kalimay mo din si Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Aukira 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Kings, Vitaplus, Animal Feed Supplement. Nagka-problema ka ba kung unsaon pagsugod sa pag-alima o banghayop? Dunay mga basic tips nga atong pwedeng buhaton. Kung kamo adunay gamay nga natigong, pwede tang magsugod sa pagpalit og usa o duha ka baktin. Pwede usab kung aduna kitay madawat nga mga suporta gikan sa gobyerno sama sa 4Ps o animal dispersing program sa gobyerno ka pwede natong maduulan. Pwede usab nga moalima kita sa baktin sa atong pamilya o silingan. Dinhi atong masugdan ang atong panginabuhian pinaagi sa pag-alima o baboy nga mamahimo natong ubanan sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement aron mapadali ang pag dagko, mapadali ang pagbugat ug layo sa sakit. Ginagarantiya sa King's Vita Plus na kung gigamitan nimo sa 3 months sa sagunsong paggamit, makahatag og additional 20 kilos nga diperensya itandi sa normal nga proseso sa pagbuhi ug baboy. Posible gayod nga madungagan ang imong income og kapin 2,000 pesos sa duha o tulo ka bulan nimo nga pag-alima ug baboy. Kay ang King's Vita Plus puno sa essential vitamins ug minerals, electrolytes, calcium ug probiotics nga siguradong makatabang sa paspas nga pagtubo. Dali lang kining gamiton pinaagi sa pagmix sa usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Available ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa mga agri-vet stores sa inyong lugar. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ganahan mga pisa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab. Nagapangapi ko kopya kay si Bininuan. Sugod pag sugod na ko kinamara, nindot na akong paminaw. Niya taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na. Yan ang kopyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, doon na kita. Tulo ka minuto na lamang. Nahabili na itong programa ng Tinig ng Bayan. Medyo kilom-kilom ato ang sitwasyon no, sa kalangitan diri sa Kidapawan City. Pero doon na kita yung report nga nahipos mga katinig. Sugod ganihang kadlawo no, ni Saka ang tubig baha diha sa may lungsod sa may Matalama area, especially nga niabot ang tubig baha sa pipila ka mga low-lying area sa mga kadalanan diha sa may barangay poblasyon no, niawas guning tubig baha. Sigun sa impormasyon nga nahipos na to, pinaagi kang engineer Arnolfo Villaruz ang atong provincial PDRRMO ganiha pang kadlawon ilahang na-monitor no ang pagsaka sa tubig baha hinungdan sa kasamtangan ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council nagahimo na o nagakuha ng mga data no kung armabalan kung unsa ka daghan ang mga napiktuhan na niining tubig baha.
gani sa kasamtangan daghan nga mga biyahero no ang na-stranded diha sa may matalam lang highway no human nga niawas ang tubig diha sa may barangay poblasyon no. Medyo kusog itong ulan na kagabi mga katinig no. Kini nga area lulaing manggod ni so expected nga kung nga diin ni sakag yod no ang tubig baha so atangin na lamang ninyo ang uban pang detalye kalabot niini busa dito sa mga mobyahe nga mga mubo mga motor mga masakyanan especially kana mga scooter nga mga motorsiklo ingon man ang mga kotse no medyo alanganin pag yod moagi tungod sa pagtaas sa tubig baha sa kasamtangan. Bueno mga katinig, medyo ipit ang atong oras, no? Doon ay mga nipugos ng mga sakyanan, nga mutabok yun, aw. Na mo nang uban na nagipang tulak na lang, no? Tungod kay nasudlan ang ilahang makina o tubig. Mo nang ayaw ganda pugsa kung dili kaya kay mas dako pang ang damage nga mahimo sa imong sakyanan. Okay lang dito sa mga tag-as, no? Katong mga kotse in town, aw. Ang gihimo sa uban, gipatay itong makina para di masudlan para makatabok lang gipang tulak. Lisudin nga ng sitwasyon. Musulod na itong alas 7 balita. Dagang salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programa nga Tinig ng Bayan. May buntag o dagang salamat kaninyong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.